Nung nangyari po yun is, napapansin po namin na may helicopter na po, pero hindi po aware yung lahat. Maski otoridad, hindi nila alam talaga kung ano yung nangyari. Nung pinost ko po yung post ko, akala po nila na nagsisinungaling ako. Kasi yung caption po niya is, sinabi ko po na, brothers and sisters, huwag po kayong bumaba sa basak malatalat kasi nandito po yung ISIS versus Sundalo, which is nagkakaroon ng siege ngayon. So akala po nila is magnanakaw na hinuhuli. So hindi po sila talaga naniniwala na seryoso na pala yung nangyayari. So akala po nila is, ako din, including me, akala po rin namin is magtatagal lang po yun ng within 1 day or 5 hours lang. Pero hindi pala, nung doon na kasi kami nakatulog doon sa office namin. Nawala yung kuryente, tapos nakita lang namin yung jail na may nasusunog na po. So doon po namin na feel yung fear na, oh my God, hindi po kami safe na talaga. So kinaumagahan 24 yun, nakita ko po yung mga nag-evacuate talaga, yung mga tao na dala-dala yung mga anak nila tsaka yung mga maliliit nilang gamit. So yun po, doon po kami na natauhan na, oh my God, hindi, seryoso na to. Yung authority, mga sundalo, is sinabi nila hindi pa cleared ang basak malatlat. So mas maganda na umalis na lang kayo kasi hindi talaga kayo safe doon. Kasi yung pinagtataguan pa namin, yung face namin, solid po, hindi po siya solid. Parang ganito lang. Kung may stray bomb, pwedeng diretso na po sa amin. So mas maganda na safety talaga yung hinanap po namin. Opo, walang, alhamdulillah, wala pong nangyari na masama sa amin, walang na-stray bullet. Sa MSU main po, kasi hindi po kami, lockdown na po kasi, wala po kami masakyan. Maski yung mga papuntang MSU, hindi po nila kami pinapasakay kasi nagpapanik na eh. So ginawa namin, naglakad na lang kami patungo dito, tapos pumunta po kami dun sa mga kamag-anak namin. Dun po ako na-rescue ng mama ko. So natatakot po pa kasi ako noon, kasi I wear black, which is abaya. Tsaka kasabay din po namin nung lumabas kami, nung may namatay na ni Kabi po. So yung naka-black din po na naka-ano. Oo, namatay. So namatay po siya kasi parang hindi ko po sure talaga kung sino. Pero sabi nila, sundalo daw yung pumatay kasi daw naka-black. So natatakot na din ako noon kasi naka-black ako. Sabi ko baka pagkamalan nila kung terrorist or ganun. Nung narisk. Sa Marantaw po. Noong 24, nakauwi ako ng ganitong oras. Kasi hindi po kami nag-backwit. Kahit na nagkaroon din po ng siege dun sa Marantaw, which is on August 22. May Marawi siege, there is a Marantaw siege. Hindi na po talaga kami umalis. Kasi in order for us to defend our land. Kasi sa amin din yun, kung mag-evacuate rin kami, matutulad din po kami sa iba na hindi na makakabalik. Pagbalik mo, wala ka talagang babalikan. Opo, pero yun po yung munisipyo namin, lumaban talaga dun sa mga black men. Lumaban kami until yun, napatumba naman yung tatlong black. Tapos naging okay lang naman. I feel okay lang kasi naging normal naman yung airstrikes at saka normal na sa akin. Parang ewan ko, manhid ba yung tawag doon, pero hopeful pa rin. Hopeful pa rin na matatapos pa rin to. First na question ko is, bakit to nangyari? Which is, may part sa mga nangyayari is kagagawa ng tao. Tsaka yun na talaga yung faith natin. Na-question ko din na hindi pwedeng may mangyari pa na mas malala sa Marawi War. Kasi di ba po lumabas na po eh. Mga youth din ko, kaedad ko lang po din yung mga members nila eh. So para as a youth, ano po yung hakbang ng gobyerno, hakbang ng community para ma-stop po ito? Kasi kung hindi po natin stop, this is a very very serious problem. Kahit na po tapos na po yung sa Marawi, hindi po natin masasabi na tapos na dyan.